Morning, ma'am. Good morning. Good morning, Elvin. Good morning, Doris. Good morning sa lahat ng nanonood ng nakikinig sa teleradyo. Opo. Ma'am Nenet, opo, mga kamusta lang po kami? Punuan na po ba ngayong Holy Week ang Boracay? Yeah, hindi pa 100% puno, but it's getting there. Mm-hmm. So pwede pa, pwede pang last minute na mag-decide yung ating mga kababayan, may makukuha pang rooms? Meron pa. Ah, meron pa. Oh. Ano po ang mga... Okay. Lunes pa lang, di ba? Lunes pa lang, oo. Pero kung ako, gugustuhin ko na ngayon pa lang. Oo, dahil lalo na sabi mo, partner, may mga pagbabago ulit dito sa Boracay. Parang improvement nung mga pagluluwag dun sa mga dati nating na-experience na dyan. Ma'am, ano po? Kayo po magsabi, ano na po ang mga do's and don'ts sa Boracay ngayon? Well, ang pagpasok natin sa Boracay ay hindi na ganun kahigpit, no? Ibig sabihin, mas magiging tawag dito, safety, ano? Mas magiging madali para sa ating mga tourist ang pagpasok sa isla ng Boracay doon sa Katiklan. Unlike before, ang daming mga requirements, di ba? So, hindi na kailangan ang booking katulad noon. Kumbaga hindi na siya ano, wala na masyadong mahigpit. Oo, wala na masyadong requirements. So, pero I think ang tinutumbok Nenet ni Doris ay yung mga activities kasi dati the last time I was there, may curfew eh. Ano bang patakaran ngayon? Wala. In fact, the last few since last month, no, nagkaroon ng Boracay ng beach party. Nakakaapat na nga. Wherein talagang masaya lahat ng tao kasi yung dalawa na ginawa sa White Beach ay andun pa nga si Apple the App nag-perform. Oh, wow! So, masaya yon. Tapos yung magagaling na DJ. Yan. So, pero naka-enclose sila sa area. Tapos ganun din sa Bulabog, we had full moon to sunrise party. Oh, pwede si partner na, to sunrise, narinig mo? Ano sabi? Full moon to sunrise. Oh, ibig sabihin pamorningan. So pwede na pala ma'am Nen. Ano nangyari? Akala ko dati nagkaroon kayo ng patakaran na pagdating ng alas 10, alas 11, tulog na tayong lahat. Oh, meme na. Hindi. Siguro na realize din namin na kailangan ng tourist yung activities, hindi ba? Kailangan masaya sila. Hindi naman sila nandito para nasa kumbento or something eh. Tama naman. Kailangan meron silang gagawin. Pwede na ma'am yung ano? Ay, sorry po. Hindi, dapat regulated siguro. Ano? Paano patakaran ba ma'am? Lahat ba pwedeng magsagawa ng ganyan na pamurningan o by scheduling ang ginagawa niyo? Hindi, by scheduling with the LGU. Okay. In partnership with LGU Malay. Para siguradong talagang masusunod sila, mag-a-apply yung gano'n. Halimbawa, sa amin sa Green Yard, dito sa Bulabog, sa kahit school, pero marami kaming space. So parang dito kami nagpa-party hanggang umaga. So mag-start yan ng 11 ng gabi, all the way hanggang sunrise, hanggang 8 o'clock, 7 o'clock ng umaga. Kasi dito yung sunrise, di ba? So masaya at mahangin. Mm-hmm. So masaya talaga dito. Hindi, yung sa White Beach kasi medyo mainit na ngayon. Ayun. So pero pwede na yung... sa Bulabog, mahangin. Oo. Pwede na yung ano, yung fire dance. May fire dance pero halimbawa assuming I don't know if you know Red Coconut. Yes, so sa gitna. May malaking space sila. So pwede silang mag fire dance doon dahil inside the property open. Open yung ano, diba sa tabi ng pool. Correct. Pwede silang mag fire dance doon. Opo. Matawag lang sa labas. Wag lang doon sa dalampasigan. No. Doon lang sa loob. Opo. Wala sa 25+5. Opo. Property within the property of the establishment. Opo. Yung ating, hindi naman restrictions, kundi yung mga panuntunan pa rin natin tungkol sa cleanliness. Paano po, ma'am? Oo. Ay, hindi yun matatanggal. Yung no smoking at the beach, no drinking at the beach, yung mga ganon. Hindi pwedeng... matanggal yon eh. Has to be practiced. Oo. Kasi yun lang naman yung pwede natin ipakita na malinis yung ating beach. Ma'am, meron na bang plano for ano Lab Boracay? Naalala mo big event yan ano? Si Camille po pinatatarampa daw po si Camille po Solero sa Boracay. Na si Camille, yung anong activity po for Lab Boracay? O ano bang bigkas noon? Lab Boracay o Lab Boracay? Magkakaroon ng maraming events. In fact, merong international
volleyball tournament gagawin sa White Beach at yung Dragon Boat event ganun din sa White Beach on a weekend o parang 27-28. Opo, opo. Nang April. Opo. Ayan, so si mga parties po, tuloy-tuloy yung mga parties niyan. Yung mga parties, sigurado, unless organized ng LGU in partnership with the establishment, para regulated yung event. Opo, opo. Teka muna, nalito ako, saan ba yung White Beach? Nasaan yung Bulabog? Yung White Beach ba yung from Station 1 to Station 3? Yung White Beach po natin, yun yung voted best beach in the world. Doon sa harap yung mahabang ano, di ba? Yung Station 1 to Station 3? Opo. Yung Bulabog? Yung Bulabog dito sa east side. Ayun yung sa inyo? Yes, 10 minutes lang lalakarin yun from D-Mall. Ayun. Nasa kabilang beach ka na, wherein iba yung ambience dito, iba yung atmosphere kasi laruan to ng mga nagwi-windsurf, nagka-kitesurf. Ah, okay. Hindi siya pang ligo, pang spa, ano siya, water sports? Water sports. Hindi siya pang ligo, hindi sa bangka, bawal ang bangka. Pang strictly for windsurf, kitesurf kasi isa to sa pinakamagandang spot ng sport namin na to. Paano po yung mga banda-banda? Pwede na? Pwede, basta within the establishment. Alam, Nigi-nigi, meron silang banda pala gabi-gabi. Nigi-nigi nunos, meron silang banda within their establishment. At hanggang madaling araw, okay lang yon, tuloy-tuloy lang? Hanggang siguro nandun yung tao. Pwede. Okay, pero walang limit. Okay. Ngayon na parang full swing na po, ma'am. Hindi kaya tumaas naman ang mga rates dyan, ng mga resto, ng mga hotel? So far, tama lang. In fact, yung iba hindi pa nakapagbalik ng kanilang rate. Oo. Sa dati. Bago mag-pandemic. So affordable pa rin. Establishment na close, affordable. Yeah. Affordable. Yes, sir. Ang paalala lang namin sa mga gustong mag-book, huwag kayong pakatitiwala sa online. Baka dumating kayo dito, wala kayong hotel. Ay, oo. Kasi madami talagang scammers po. Okay, sige. Ma'am, last na lang. May limit pa ba yung tao na pumapasok sa Boracay? Naalala ko dati, nilimitahan yung number nyo. Correct. Wala na pong limit? So far, parang naging lax na sila In fact, yung tininda namin yung daily arrival, nasa almost 6,000 a day. Pero ano yun, minimum arrival a day. Tapos yung, kasi minsan umabot ng 8. Opo. Tapos mababa. So, parang ganun. Sige po. Okay naman na. Hindi pa kasi na-establish ng DNR yung sinasabi nilang carrying capacity. We've been waiting. Tagal na namin naghihintay. At saka, meron ng, I don't know, hindi ko masyadong i-announce. So, meron na rin nag-uumpisang maglagay ng beach bed at saka umbrella. Oo. So, pwede na rin. Sige, Ma'am Nenet. Thank you, Ma'am Nenet. Thank you po sa oras thank ninyo. You, thank you po for giving us the thank update, so Ma'am. Bye-bye. Thank you so bye-bye. Much. Salamat po. Mabuhay. Si Ma'am Nenet Graff, ang board of directors.